mga solar, halos ready to go na tong ating wiring. Natapos na nating i-wiring itong ating charge controller na 30 amps. So bali ang ginamit natin dito na wire ay gauge 12. Ito, number 12 yung wire na ginamit natin. So bali yung load side niya, ayan, dumaan sa fuse dito, tapos pumunta dito sa ating terminal block. Bali ang ginawa ko dito sa ating terminal block, so ito yung negative. So ang ginawa ko, ito, nag jumper na lang ako ng wire dito para dito ko na lang i-connect yung sa dalawang side yung negative terminal. Ganon din dito sa positive side, may jumper na wire dito. Ayan, so kung nakikita ninyo, so para dito ko na lang i-connect yung mga terminal niya para malinis. Bali itong ating fuse holder ay maximum 10 ampere lang ang kanyang capacity, kaya itong solar setup natin ay ideal lamang para sa 150 watts na solar panel maximum, dahil kung tataas pa sa 150 watts yung solar panel natin, magiinit itong ating terminal block. Pwede naman nating palitan ng breaker, DC breaker. Yan, pero mas lalaki yung gastos natin, mga ka-solar. So depende na lang sa atin kung gusto nating i-expand pa yung capacity ng ating ginagawang semi portable na solar setup. So bali nilagyan ko rin ng ito, itong tray ng ano, cable tray, para mas malinis tingnan. So bali yan, mga ka-solar, ready to go na. Kung wala tayong pambili ng mga ganitong pyesa, saka itong crimper para sa terminal ng ating mga wire, pwede rin naman natin ihinang, gumamit tayo ng panghinang. Kaya lang dapat maganda yung pagkakahinang natin para hindi naghihiwa-hiwala yung mga wire. Kasi kung stranded wire yung ginagamit natin, pag ipinasok natin dito sa mga terminal ng charge controller natin o kaya dito, may tendency na maghiwa-hiwala yung ating mga wire. So yan, mga ka-solar, yung ganitong wire, mga stranded wire, kapag ipinasok natin yan dito sa mga connection, mga terminal, lalo na dito sa ating SCC, may tendency kasi na maghiwa-hiwala yung hibla nya. Yan, kung wala tayong pambili ng mga ganitong terminal connection at saka yung crimper, so pwede natin siyang ihinang. Kailangan lang na gandahan natin yung hinang natin para hindi siya nagbubuha-buhagag yung hibla, para hindi tayo magkaroon ng loss connection. So magiging tendency kasi yun ng masunog yung terminal natin dito. Makikita nyo na kapag nagkaroon ng loss connection, ayan, nasusunog yan. Maaring maging sanhi ng sunog. Kaya dapat na maganda yung contact ng ating mga terminal. So yan, mga ka-solar, pwede na natin itong testingin.